This is Miss Eileen. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayong lahat? Today is a beautiful day and I'm wearing a pretty makeup today. This is a special day kasi. Kaya, ayan. So, samantalahin ko na rin gamitin itong makeup na to kasi tinan nyo naman, ganda niya, di ba? Oh, yeah. Ang ginamit ko dito ay yung Pat McGrath na makeup palette. Ayan. At saka syempre, yung mga ibang mga ginagamit kong pang-makeup. So guys, today, gusto kong i-share sa inyo itong aking konting naiisip. Kasi ito para sa mga mami, sa mga may mga anak na. Tanong ko to sa inyo. Kanya-kanyang ugali, di ba? Hindi porke nang galing sa isang ina ay pare-pareho na ng ugali yan. Sino ang pinaka-hyper? Sino ang pinaka-malikot? Sino ang pinaka-makulit sa inyong anak? At sino yung hindi mahiyain? At sino yung pinaka talaga naman malambing pero super kulit? Meron ba kayong anak na ganyan? Ako, meron. Kaya yan ay ipukwento ko ngayon sa inyo. Marami akong kwento dito sa anak kong to. Since nung baby pa siya. Basta, matutuwa kayo because pagka taba niya, para siyang Buddha sa taba talaga. Dinadiet ko nga kasi, sabi ng doktor, oh, sobrang overweight, hindi na maganda yan. Ang takaw! Kukwentuhan ko kayo tungkol sa kanya. Kumatok si JJ, yung aking apo. Si JJ, makulit din, pero iba naman ang kapilyuhan ni JJ. Tsaka na natin pag-uusapan yung tungkol kay JJ. Pero ngayon, ang topic natin, itong aking anak na si Mickey Boy. Si Mickey ay panganay namin ni Doc Mike. Ang tawag sa kanya ay Mickey Boy kasi ang papa niya ay Mike. Kaya nung pinanganak siya, Mickey. Kasi nga, siya yung pinaka-junior ng dad niya. Kaya sanay kaming lahat na tawagin siyang Mickey Boy. Or Mickey. hindi nyo na itatanong, Diyos ko, pinaputi. Pinaputi lahat ang buhok ko niyang batang yan. Oh my gosh. Ang taba kasi. Alam nyo, pag dumedi yan, sa gabi, halimbawa matutulog, hindi siya pwede nung 8 ounces lang. Naku po, hindi pwede, mag-iinit ang ulo niyan. Bago makatulog yan, nakakatatlong 8 ounces ng bebe. Imagine ninyo yun. Saan niya nilalagay yun? Diyos ko, parang puno na. Puno na yun dyan. Hindi pa... Basta enjoy na enjoy siya. Gustong-gusto niya ng milk. Kaya, at may ugali. Kasi nung araw, ayokong gumamit ng mga plastic na mga even flow na bote. Ang ginagamit ko yung mga babasagin ba. Tapos sinisterilize ko. Kasi yung plastic, parang may after, ano yun, parang may amoy. Hindi katulad nung glass. Malinis talaga. Alam niyo yung ginagawa niyang batang yan. Pagkatapos dumede, yung yaya, tsaka ako, tsaka kung sino pa, nakaabang na kami dahil pagkatapos dumede niyan, ibabato niya ang bote niya. Automatic na yun, laging ganun. Kaya, nakaabang na kami or halimbawa, medyo babagal-bagal ka, too late na. Babagsak. Eh kasi yung sahig namin ay tawag dito, marbles. Kaya doon sa binangonan, pag binato niya yun,
asahan mo, dadami yun. Meaning, madudurog na yun na parang yung crush eyes. So, lagi namin binabantayan. Pero may nakakapuslit. Laging nababasag niya talaga yung mga bote niya. So, tatlong bote na 8 ounces bago matulog sa gabi. Pagkagising niyan, kakain niya ng oatmeal na may banana. Tapos maya, magugutom na naman yan. Kakain na naman yan. Halimbawa, ano, katulad nung one time, lumabas kami, buong pamilya. Nung araw, si Faith at saka si Faith, si Mickey, tapos si Nong at saka yung ate nila. Yan, madalas lumalabas kami, kumakain kami sa labas. One time, nakapila kami sa, ano, Aristocrat yata yun. Or Barrio Fiesta. Hindi ko na matandaan kung ano eh. Pero Aristocrat yata. Kasi parang gusto namin yung, ano, yung chicken nila eh. Diba? Masarap. So, ngayon, biglang nawala dun sa pila. Sabi ko, naku, nasa na kaya nagpunta? Kinabahan ako. Hindi yan makakali. Hindi mo yan mapapatigil ng wadyang kalangan. Hindi pwede. Talagang parang trumpo yan. Ikot yan ang ikot kung saan saan. So, hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Maya-maya, naisip kong bitla, kasi nagugutom na yun eh. Naisip ko baka kumakain na. So, kasi malapit naman ako sa pinto, imposibleng lumabas siya eh. Kaya alam ko, nasa loob. Naku, tinignan ko lahat yung mga upuan ng mga tao. Diba, yung mga upuan nun sa Aristocrat, yung mga meron mga booth. Tapos meron ding yung parang mga regular tables. So nakita ko nakaupo dun kasama ng isang pamilya. Oh no! At hulaan nyo nung ginagawa. Kumakain ng fried chicken. Sabi ko dun sa mag-asawa, naku, pasensya na po kayo ha. Naku, nakakahiya naman sa inyo. At nakiupo pa yung anak ko dyan. Hindi nahihiya yun. Walang hiya-hiya. Talaga, iharap mo sa presidente, kakausapin niya presidente. Iharap mo sa senador, sa mayor. Ako nung bata ako, Diyos ko, iharap mo ako sa teacher o ano. Naku, namimilipit ako. Hiyang-hiya-hiya ako. Pero tong si Mickey, ang pangalan niya, Christian Lloyd. Ang screen name niya, Lloyd Zaragoza. Ayan, binisto na kita. So, ayun, nakita ko nakikikain. Eh, sabi nung naman, mabait naman yung family, hayaan mo nang maubos niya itong kinakain niya dahil gutom na gutom. So, naubos niya yung isang hita, yung leg and thigh. Tapos, pagkatapos niya noon, sabi ko, halika na, yung pagkain natin, ready na. Kala niyo ba, magsasabi yan na ayaw na? No! Ang ginawa niya, umupo uli at tumira ng tumira uli. Takaw talaga. Makikita niyo naman sa katawan, insert ko dito yung picture niya para malaman niyo kung ganong kataba. Oh my gosh. Matutuwa kayo pag sumakay kami ng jeep, pinagtitinginan ng mga tao, kinukurot-kurot yung ganito. Kasi, taba, cute! Parang ano, meron akong laruan eh. Tapos, one time naman, yung mga kasambahay namin, sabi, pupunta daw sila dun sa bahay nila Etoy, yung driver namin sa Binangonan. So, ngayon, sige, sama nyo si Faith at saka si Mickey. So, sumama yung dalawa. Naku, pag uwi, nagtatawanan. Sabi ni Goyang, Madam, yung anak mo, si Mickey, may puntong Binangonan. Sabi, yung anak mo, si Mickey, kinuha yung bandihado ng ano, ng itik ba yun o fried chicken? Kinuha yung isang buo, yung isang buo yun, parang sa mga tao. Hindi, kinuha niya talaga, literal, kinuha niya sa lamesa na nakaahin, kinuha niyang buo at pumunta siya sa isang sulok,
nagsarili, kumain, at inubos niya talaga yun. Ayaw niya ng pansit, ayaw niya ng kung ano-ano, basta yung fried chicken, ubusin niya. So, yun, nagtatawa na sila. Sabi niya, grabe, yung para sa 10 katao, madam, inubos ng anak niyo yung chicken. Ay ko, Diyos ko, nakakahiya talaga. Marami pang kung ano-anong bagay na mga pinaggagawa yan. One time, galing akong grocery store, yung shampoo at saka conditioner, malaki, bumili ako. Biglang nawala doon sa supot. Tapos sabi ko, nasa na kaya? Bakit nawala? Eh, alam ko na, naku, saan kaya dinala nitong making to? Maya-maya, nakita ko, nakalaki yung pintuan doon sa itaas, sa third floor. Yung plantsahan ng mga kasambahay doon sila na maglansya, nakalak. Eh, alam ko na, kinato ko, Mickey, open the door. Naku, ayaw buksan palaga. Eh, merong bintana sa itaas yun. So, pinaakyat ko doon si Lala, yung kasambahay. Tapos, binuksan niya na yung pinto, pumasok na ako. Naku, alam niyo ginawa? Meron siyang kotse-kotsehang kulay green. Kinarwash niya yung kotse niya. Binuhos lahat yung shampoo at conditioner doon sa kotse-kotsehan niya. Sabi ko, bakit mo naman ginawa yan? Sinayang mo naman yung shampoo tsaka conditioner. Sabi niya, kakarwash ako eh. Takarwash ang bonjing ko. My gosh. Eh, at one time, alam niyo, naglock ng pinto. Hindi kami makapasok. Maya-maya, naaamoy ko, amoy sunog. Alam niyo kung ano yung ginawa? Binuksan yung plancha. Tapos pinlansya niya yung damit ng lola niya, ni ama. Tapos iniwan niya yung pinaka-plancha na nakapatong dun sa damit. Kaya nangangamoy sunog. Yung korte nung edi nakalak, hindi na naman namin mabuksan. Kasi may susi, pero may lock pang isang ganun, yung kandado, hindi kami makapasok. So, pinaakyat ko na naman doon sa bintana. Merong parang bintana doon sa loob eh. Yung parang labasan ng hangin ba? Ayun, nakita nila. Pagbukas, nakita umuusok na yung plancha. Tapos, imagine mo, ito yung kabayo ng plancha. Ito, nilagyan niya ng damit. Tapos ito yung plancha, pinatong niya dyan. Kaya yung korte ng plancha, yung patriangle na ganun, butas yung damit ng ama niya. Ang bait. Tapos ako, ba't mo ginawa yan? Eh, pang plancha ako eh. At bulol. Yung batibot, pag manonood na. Sabi ko, batibot. Sasabihin niya, batibot. Sabi ko, sige nga, sabihin mo, batibot. Hindi, tito. Nakatuwa yung mga bata. Eh, no? Bitito. Tapos yung kanyang study table. Estable ball. Tapos study table. Kaya naman pag mabagal, pero pag papakawalan niya na yung salita niya, estable ball. Marami pa kung ano-ano pa. So, meron ba kayong anak na ganito? Napakatakaw, napakakulit, at napaka-cute. Sinishare ko lang to sa inyo kasi biglang naalala ko nung maliit itong batang to. Sobra-sobrang sweet na bata, pero makulit, hindi mapapalagay. Kailangan may gagawin siya. May gagawin siyang kababalaghan palagi. Marami pang ibang ginawa yan. Ay nako, nakakatuwa. Sabi dun sa mga kapatid. Sabi kay Faith, gusto mo pera? Sabi naman ng isa, oo. Gusto mo bibili kita ng watch? Oo. Yung mga mumurahin lang naman. Tapos, nakita namin, may watch. Tapos, may mga pera sa wallet si Catherine ko. Sabi ko, tapos may mga chocolate, may mga kung ano-ano. Saan galing yan? Bigay ni Anya. Sabi ko, sino bumili ng watch mo?
Si Aya. Tapos maya-maya, eto na yung lola nila. Sabi, nasyo-short ng pera sa opisina. Sa bilihan, kasi nung araw meron kaming tindahan ng balot. Yung pala, alam nyo ginagawa. Pag wala ang lola, pag binubutan yung drawer, mukuha doon ang pera nangungupit. Tapos, ayan, i-blow out yung mga kapatid. Magsha-shopping-shopping sila doon sa may malapit na grocery store doon sa amin. Eh, nalaman ang papa niya. Ano, palo, palo, palo. Sabi niya, bumili lang naman ako ng mga kailangan ng mga kapatid ko. Ay, nako. Marami pa at kung ano-ano pa. So guys, alam ko meron kayong mga anak na katulad ng anak kong ganito. Napakakulit pero napakasweet. Ngayon malaki na siya. Siya na ngayon, si Lloyd Zaragoza. Marami siyang TV commercials. Meron siyang album, single na nilabas na I Want You. Sana pakinggan nyo yan sa Spotify at saka dito sa YouTube. Hanapin nyo lang ang i-type nyo lang yung Christian Lloyd or Lloyd Zaragoza. Pero ngayon, ginamit niya dun sa album niya is Christian Lloyd. So guys, sabay-sabay natin pakinggan ang aking anak. I'm just a proud mom here. Alam nyo, itong anak kong to, ito, last na. Kapag nangarap siya, kasama ka, hindi ka niyan iiwan. Lagi mo sinasabi, ma, pagyaman ko, pagsikat ko, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magpupunas na puwet. Kasi hindi nyo na itatanong, ako ay isang caregiver dito sa Amerika. And I'm proud of it, marangal na trabaho ito. And syempre nangangarap din yung anak ko, sabi niya, pag kaya ko na, ma, uuwi na kayo ni papa. Dito na kayo sa piling ko. Hindi ba ang sarap? Ang sarap-sarap sa puso niyan. Mapakinggan mo na kapag nangangarap ang iyong anak sa kanyang mga pangarap, kasama tayong mga magulang. So guys, that's all for now and thank you so much. Sana nagustuhan niyo itong kwento kong ito. Take care and God bless! And bye for now! Bye!